Hello guys, I'm Boomy from TNC Predator, playing position 5. At ngayon bibigyan ko kayo ng tips and tricks sa limang meta heroes ko ngayon sa Dota 2. Position 5 guys ay usually nagsisecure ng carry at nagsisecure ng map ng team. So ikaw naglalagay ng wards at wala naman masyadong difference yung position 4 and 5 kasi mura na lang yung sentry at obs. So magkakaroon ka pa rin ng at least item pag nadi-dewards mo yung mga ward ng kalaban. So yun, basta ano, pinaka main role mo, secure ng map at secure ng carry mo. Yun talaga. Okay guys, ngayon tuturuan ko kayo paano maglaro ng Lion as position 5. So eto, bumili ako ng boots kasi alam ko sa lane ko, dalawang melee. Yan, Darkseer at Nyx Assassin. Yan yung kalane ko. So, in-adjust ko yung item ko para mabully ko silang dalawa. Pag dalawang melee mo, pag dalawang melee kalaban, yan, tira-tira lang talaga kasi alam mong, ano ka, alam mong lamang ka kasi range ka tapos dalawang melee kalaban. Pag nag-trade hits kayo ng, ano, sa lane nyo, dapat, as a position 5, bumili ka ng salve para sa carry mo. Ayan. Bumili ako ng salve para sa carry ko para pagka wala siyang buhay, pagka dating ng salve ko, may buhay na siya ulit at makaka-farm na siya. Usually, ganun lang naman ginagawa ng mga position 5. And turuan ko kayo kung paano gawin yung role ng Nyx as position 5. Yung mga ginagawa ng Nyx usually is nagbe-break ng smoke, lalo na pag position 5 ka. Gagamitin mo yung vendetta mo, magbe-break kayo ng smoke, or magbibigay ka ng information or mag-scout ka. Ganun lang naman usually yung role ng ano. At main role din ng Nyx is to catch someone. So pag ano ka, Nyx ka, dapat may killer instincts ka talaga na ano, maghahanap ng kalaban para pumitas. So parang ito nangyari dito. Pagka-deward ko ng ward na to, pumasok ako dito para magbigay ng information kung andito ba yung kalaban. So, nung pag-akyat ko, nakita ko na may, ano, yung bola ng Ayo. So, tinerd skill ko, tapos na-stun siya, tapos, ayun, ginawa namin kaagad. So, usually, ganun yung mga ginagawa ng Nyx para, parang disruptive siya sa kalaban. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano laruin yung pack. So, yung pack, guys, madami siyang, para sa akin, madami siyang roles. Very versatile na hero to. Pwede yung, feel ko, pwede sa lahat ng roles yung pack. Pwede maging carry, pwede maging mid, 4, 5, or and offlane. Depende na lang kung kaya laruin ng mga company yung pack na ganun. As a support, pwede mo ding gawing, ano ka, magmamax first skill ka. Ano ka, 4-1-1. Tsaka pwede mo ding gawin 1-4-1 para kung habol mo ay silence. Pero usually ginagawa ko ato max first skill para makapag in out lang ako. At as a support kung ano ka, kung boss 5, usually kinukuha mo is yung sa talent is silence, spell amp. Ito kinukuha ko to pag kailangan ko mag in out kasi mabilis lang, minus 4. Magiging 6 seconds na lang yung illusory orb. So makaka in out ka. Pero pag di mo kailangan yan, pwede mong kunin tong winning rift cooldown para mabilis makapag-silence ka ng madaming beses. Guys, so ngayon tuturuan ko kayo so ano yung difference ng Mirana na position 4 at Mirana na position 5. So yung wala naman pinagkaiba sa 4 and 5. Usually nagfa 5 Mirana lang kayo para, I mean, nagme 5 Mirana lang kung yung carry nyo is a strong laner. Kagaya ng mga Queen of Pain, mga Bristleback, yung pwedeng maiwan. Kasi yung Mirana, very strong roamer talaga. Yung difference lang siguro sa item nila is mabagal yung itemization mo sa Mirana kasi bumibili ka ng sentry para pan-deward ng kalaban. So, usually yung mga ina-item mo pa rin, pag walang nag-earn, earn ka pa rin. Mecha, magandang mecha. Kung need nyo niyang catch, pwede ka mag-yules. Kung need nyo ng pang-save, pwede ka din glimmer. Yan. So Mirana as a position 5, pwede kang bumili ng mga item na ganito. Solar din pwede pag nagbabuff ka lang ng carry nyo or nagbabuff ka sa kampi mo na kailangan ng solar. So guys, ito naman, tuturuan ko kayo ng clockwork kung paano laruin to as a position 5 and paano laruin talaga yung clockwork. So
Yung clockwork, may dalawa siyang choices na pwede mo gawin sa clash. Kasi may mga ibang kalaban, kagaya ng Storm, Storm Spirit, na pag inulti mo, tas kagka, makakatalon na siya kahit ka first kill. Pero pag ginawa, pag kailangan nyo ng disable, pwede nyo gawin is hook shot to kag para mabounce out siya. At may oras kayo na pwede nyo siyang patayin sa duration na yun. So, pag yung usually pag mga hero na walang pantakas, pwede naman yung gawin na na hook shot lang, tas kag first kill, matatrap na yung kalaban dito, tas pwede nyo nang patayin. At pag pwede mo rin gawin pag may humahabol na kalaban or nasa harap nyo, ganun lang. Tansyahin nyo lang na maano siya, nasa likod siya ng kag para magpo-push out siya. Ayun guys, yun ang aking tips and tricks sa aking meta heroes. Sana may natutunan kayo sa mga bagong pinakita ko. Continue to support us sa DPC Tournament at huwag nyo kalimutan na i-follow ang TNC Predator sa social media pages para updated kayo sa mga match namin. Like, follow, and subscribe sa Tier 1 Studios kung nagustuhan nyo itong mga video na to. See you next time guys. Bye-bye!